So pagkatapos natin kumain, punta tayo doon sa sinasabi nilang tindahan na rin pala ng Kobo dito, mga bro. Gusto nyong bumili, pero alam ko mahal yung mga ganyang Kobo eh. Nasa 35,000 yata yan, mga ganyan. So punta mga tayo ng gasolinahan, tapos bibili tayo ng mga regalo para sa shake natin. Ano kung aabot tong gas ko? So, tignan tayo sa may CSI. Usual, mamayang hapon ulan. Pag tanghali mainit, yan, sigurado ulan na naman yan. One eternity later. So pauwi na tayo. Napansin ko tong motor ang lakas sa gas. Kagagas ko lang ng 1 litro. Isa na pala ng bilad ng palay oh. Kagagas ko lang ng 1 litro. Ano na, ang lakas talagang kumonsumo itong scooter na carb, di carb. So, pauwi na tayo ng bahay, mga bro. Tapos gagawa tayo ng ano, mango shake. Mango shake na ano, Indian. Sakto pala oh, bago magtanim ng tag-ulan, nakahabol pa sila ng pagbibilad ng palay. So napakaganda ng araw ngayon. Motor-motor lang tayo, tapos iinom tayo ng shake mamaya. Nagtataka yun si Mrs. ko, bakit ang tagal kong bumalik. Umalis ako ng 8:30, nakabalik ako mag alas 10 na. Ang tagal nang maggupit tong nagpagupit ang kain. Tapos ilang pa yung nakasundan ko, 3. Good luck. Okay. Tangkad na pala ng mga palay dito. Dito na ako duman sa may Eskinita, sa rough road. Para matayin natin yung tatag ng motor. Patayin na, pinapatan tayo. Nabis na pala yun dito. Yun. Happy na tayo, mga bro. Pinasok ulit natin yung mga ibang iskinita. Usually pag pumasok kayo dito sa amin, malaking bahay talaga kasi karamihan dito mga foreigner may ari. Mga puno pa na mga ugani dyan eh. So andito na tayo, mga bro. One eternity later. Ayan, so ito yung mga nabili natin. One eternity later. Mukha naman siyang okay. So pagkatapos natin kumain, punta tayo doon sa sinasabi nilang trending na para ka nasa Korea, yung pagpupunta ka ng Butuolan papunta ng bayan, tapos pag galing ka ng Butuolan or sa iba, yung may bulaklak na kulay pink. So dahan natin, mga bro. Pero bago yan, balik ko muna tayo. One eternity later.
dito sa daanan ko, meron na oh. Yung puno na may kulay pink na ano. Na ayan oh. Kita ba? Yan. Diba? Ayan pa oh. Lapit tayo sa ibang puno, yung medyo malapit. Ito sa Facebook mga pinos, napita natin. Ayan na siya mga bro. Ayan mga bro, pwede ninyong tignan ng malapitan. Ito ang itsura ng ano nyo oh. Blak-blak niya. Tapos pag nasa puno siya, ganda niyan tingnan no? So, nandito na ako bro sa Barangay Santiago. Ay, papasok na lang ako. Ayun o. Makapansin. Nagulang pala yung puno niya. Dahil doon sa mga dahon na ano, tsaka bulaklak. Wala, nakilos lang ako dahil nung karang bus natin nung ano, sa Google Photo Legends yung nakaraan, nakita ko sa Facebook ito, na-share ng isang taga Global Photo Legends nyo. Ayun nga, ganda lang tingnan, kaya sabi nila parang nasa Korea ka daw. Hindi pa naman ako kapunta ng Korea. So yun, so yun. Dami tumadaan. So pag tumakay dito mga bro, wala na iba hanggang Botolan, marami na kayo mapapansin na ganyan, mga bulaklak na nasa puno. So diretso natin para makita nyo ng buhay kong dikat diretso hanggang kanto na lang siguro. Huwag natin tapusin yung vlog. We'll be right back.
Tingnan nyo to mga bro. Ay, sarap na lang. Dito pwede na magtangga ng face mask. Grabe oh. Ito talagang ginagawa ko mga bro kapag day off ko. Kaysa magstay ako sa bahay, talaga ako po makapahayag na walang ginagawa eh. Yung, kasi nagtrabaho tayo sa syudad, tapos pinilan lang tayo makawi sa isang linggo, isang beses lang. So, ayun. Nanamdamin ko muna itong sariwang hangin. Sakto. Umabay na rin ako dito dahil dito lang naman nakatira si tita ko sa bahay na yan. So, lakad-lakad lang. Kapal lang naman. Puno dito dati, maano lang ito eh. Maano siya. Hindi malago. Ngayon pwede na siyang tambayan. Kasi plano namin dito, pwede nang tayo ng tambayan para makakainan namin. Yun. So, dito nga natatapusin yung mga vlog mga bro ah. So, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Like, comment, share, and subscribe kasi mag-aanoin pa ako dito. So, maraming salamat. Goodbye and God bless.